salamat kay Maring Jessica So. Hello guys, good morning. Kamusta kayo dyan? Welcome back ulit sa ating channel. Umulan nga pala kagabi. Medyo malamig-lamig yung panahon natin ngayon. Saan ba yung pa? Ay, alat. Awalis ako mamaya dito. Maulan na umaga sa inyo ngayon. Dami kong gagawin. So, may nag-request nga pala sa atin na paano gumawa ng vada. Si Raveline yan. Hi sa'yo. Shoutout sa'yo, Raveline. So, gagawin na natin ngayon yung vada. So, actually, itong vada na to is kahapon sana namin ito kakainin. Alam niyo na naman, kasi sumakit talaga yung ulo kahapon. Talagang first time kong maranasan yung natulog ka na, naggamot ka na, pero yung sakit na ulo mo ay nandoon pa rin. So, I'm not really feeling well yesterday. So, ngayon ko lang siya ihahanda. Ala! Good morning! Good morning! Ha? Huh? What? It's raining! Oh, yeah, alam niyang umulan kagabi. Wow, it's raining. Malutakit pa ng ulo. Good morning. Good morning, B. Sata. Ah? Sata. Ah, sata. Ate, good morning muna. Cockroach. Ah, cockroach. Aba. Ah. Ano na? So, kagigising lang ni Annika na nagulat ako kasi parang ano. Alam mo yung parang concentrate kasi ginagawa mo tapos biglang may susulpot magkasalita sa likod mo. So, I'm making tea for our morning routine. Dito, hindi kompleto ang araw pag walang tsaa. Tapos na kami mag-tsaa. So, gagawa na tayo ngayon ng vada. So, ito pala yung vada natin. Ayan. Ito na siya. So, bali ito is 1 cup to guys. Kasi tatlo lang naman kami. So, hinugasan ko siya ng 3 beses kahapon. At binabad rin. Ito, 4 hours lang to pwede mo na siyang i-grind. So, dahil nga yun kahapon, masama yung pakiramdam ko. So, hindi ko na talaga siya naluto. So, ngayon pang umagahan na lang namin. So, hugasan lang natin ulit. Dahil malamig, ganang galing natin sa Meref. So, ito guys, alalagyan lang natin siya ng konting tubig. So, guys, ito na yung consistency ng ating butter. Ayan. As you can see, very thick ang butter niya. Ayan. Kailangan ganito guys kasi para hindi mamantika yung ating vada mamaya pag pirinito na natin siya. Kasi pag water ito, papasukan to ng oil. Magiging napaka oily nung vada. Ito na ating vada, lalagay na natin siya ng ingredients. Dito guys, pwede kang maglagay dito ng coriander leaves or yung curry leaves. Pero sa akin hindi ko nalalagyan. Ito na lang, chinli na lang. Kasi yung nakakain sa labas wala namang mga dahon-dahon. So, ito na lang pa mas simple. So, lalagyan rin natin siya ng pepper powder. Ito. And the rice flour. Kasi para mas crispier yung ating vada.
mamaya ako na ilalagay yung chili, guys, dahil si Annika, i-separate muna namin yung kay Annika, lulutuin ko muna una, para hindi niya makain yung mga chilies. May natira tayong papo kagabi, papartner ni Papa yan sa kanyang vada. Masunod. Mamantika natin, guys. Pwede natin siyang ilagay. Babaliktarin na natin ang ating vada. Luto na ang ating vada. Medyo nasunog pa yung first batch. Annika, what is that? Vada. Huh? Avada. Eat more. So, partner niya yung ketchup. Partner ko rin ketchup, ayan. Having breakfast on the bed. Literal na breakfast on the bed. So, Ugadi Festival nga pala kahapon. So, hindi ako masyado nakapag-vlog that morning dahil ngayon masakit ang katawan ng lola niyo. So, ayun. So, habang kumakain kami, so please watch this episode, guys, of the Ugadi Festival. Ay. Ang magkakabit nga pala ngayon si Papa ng dahon ng mangga. You know naman, guys, di ba pag every festival dito, nagkakabit sila ng dahon ng mangga sa mga pinto. What is that, Annika? Mama. Oh. Mama. Hmm. Mama. Yes, Messi, what is that? Leaf. A leaf. Oh, very good, baby. So, what's the purpose of that one, Pa? Putting that leaves on the door? Life also should be greeny. Life just like be like a greeny. Freshness, happiness. Huh? Wait. Happiness. What? Something. Annika. Oh yeah. What is that? A flower, ay, flower na. A leaf. Sing ba ni sa'yo mga toy-toy, Bi? Sing nga sa'yo mga toy-toy. Ha? Lime. Hmm? Aya. What are you doing, Annika? Annika. So they draw some mogo there, guys. To their tulasi. Kami wala. Walang mogo dito sa bahay. It's not yet done. Sayo mga toy-toy. Sayo na sayo mga toy-toy, be. Sayo mga bibi, be. Aya. At tulala. Tulala. Ay. Sayang may mga toy-toy, be. Buchi, buchi. Tising, Bika. If you're happy and you know, clap your hands, be. Aba? Claps, claps. Wow. Aba?
No shoes. Kasi guys, kung ano na nangyari sa aming rosas. Naubos na yung dahon, inubos na ni Annika. Tangkay na lang na. Mom, may shoes too. Ka, what you have done to that one? Huh? What you have done, where's the leaves? Huh? I put the leaves there. What is that? It's that the leaves of the rose? Huh? What? What is that? Is that the leaves of the rose out? Huh? That's mango leaf by? Oh, and then? What? What is that? Huh? What happened to the leaf? Is that the leaf of that one now? Mango leaf na ba? Oh, that's mango leaf, not rose leaf. Nag-claps pa ang buangit. Namaste. What? Namaste. Namaste. It's been a long time, right? Namaste. Since you put something there. Namaste. Namaste. Wow, very good, manang baby. Claps, claps po na sa baby, ay. What is that, langga? Sata? Huh? Oh, Sata! Very good, manang baby. To put it inside the bag. Very good. Put Sata outside. Wow. Ay, there. Oh, very good, manang baby ni mama. Very good, manang Anika. Put it there. Here. Very good. Claps, claps. Oh, na. Claps, claps man sa baby. Claps, claps man. Aba, aba. Close the door pa. So, hello. Good evening, guys. Ayan. So, today ay is Ugali Festival. Ano, kita niyo naman si Annika. Oh, what is that? Swami. Oh, wow. Show your dress. Turn around, baby. Could be turn around. Ano naman kalukuhan yan, Annika? Eh, naku. Get it. Turn around, oy. Oh, Diyos ko po. Come here. Uy, pa. She get inside. Pasaway na. Bata pumasok dun sa may pujar. Hindi ako pwede pumasok ngayon dun, guys, dahil may buwanang dalaw tayo ngayon, so I'm not allowed to go inside. At the same time, I'm not allowed to touch anything there, sa mga puja items. Ayan, so what do you want? Sweet, say hi to moon sa ating mga viewers. Oh, what is that? Belt na moon? What is that? Ayan, say honey, hi, welcome to our channel. Ayan. Turn around, baby. Turn around. Aba. Turn around. Aba. Naku, sabad ka. Kulit mo, Annika. Wow. Wow. So, kung naaalala nyo, guys, yan yung sa may kadapa bago kami umuwi din sa may Hyderabad. Yan yung nabili naming dress kay Annika. So, 1 month rin yata bago niya naisuot. Oh, 2 months, I guess. And so, ano nga ba yung Ugali Festival? So, ito yun sa Hindu. Can you please explain to them what is Ugali? So, Ugali is just like, you said that it's just like Telugu festival, right? It's a new year for Hindu people. Oh, yeah. Parang, kumbaga, di ba sa Chinese, may Chinese New Year. So, this day, Hindu New Year? Hindu New Year. So, may binili nga pala kagabi kay si Papa bumili nitong sweet. Much of sweet. Ay, naku, Annika, that's enough. You have too much sweet.
Tomorrow naman, ha? Tomorrow, ha? Please. Papa's cleaning the puja items. Ayan. So, dapat umaga na kami mag-perform ng feet. Ng... Ayun ka. Ng puja. Pasensya na guys kasi si Anika hindi nang hingi ng pagkain. Alam niyo naman yung batang yan pag nakakita ng pagkain. Why are you crying? Ay naku. That's enough. You had too much sweet langga. Omi. You already had biscuit. Omi. Binigyan ko muna ng biscuit si Kulit. Oh, sit there and watch Mr. B na. Are you a good girl? Wow! So this is their grandmother. Ayan. Gabi na ako nag-upisa mag-vlog guys dahil kaninang umaga nakita nyo diba pinakita ko naman nagkakabit si Papa nung mga ataw nito yung mga dahon ng mangga doon sa pinto ng puja room at doon sa may sa front door. Hindi na ako nakapagtuloy ng vlog kanina guys dahil napakasakit talaga ng ulo ko na parang binibiak na yung mata ko parang mahuhulog. So ayun nga ngayon lang ako ngayon lang medyo gumaan-gaan yung pakiramdam ko. So, kaya... Sure. So, hindi ako kapasok ngayon sa may pujo. And I'm not allowed as well na maghahawak ng mga item ko sa loob. What is it, Anika? Wow! Aba! What is that? Ngayon nasabi ni Papa yung ugali is just like ayun, Hindu New Year sa mga Hindus. At the same time, yung special nila na hinahanda dyan is yung mga sweets, which is oliga. So, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung oliga. Ayan. Si Papa hindi pala kapag-lunch dahil yun nga, masakit yung ulo ko. Talagang hindi ako makabangon sa higaan. Although na uminom na ako ng gamot, eh, napakasakit pa rin ng ulo ko. Tapos sinabayan pa ng... ayun ang dalaw ko, so I'm not really feeling well this morning, although pang 3 days ko na to. Ayan, so ngayon lang kami nga naggumawa ng tawag ito ng papu. Ang mga kamatayang papu. Ang paborito ng mga that's enough, Anika. Bangles? What is that? Oh, show to our viewers your bangle. Oh, what is that? Bangle. Why are you removing? Huh? Aya. Orange juice. Papa's making, this is prasadam, right? Ugali pachari. Ugali pachari? Orange juice. So what is this flower? Mango flower? Mango. Orange juice. Orange juice. Mango buds. Mango, orange juice, jaggery. Jaggery is yung ano natin guys sa Pinas, yung tawag nito parang maskubado ba? Sadam na yan guys, ayan. Ayun, nasa bowl na yan. What's the meaning of that one pa? Of that prasadam? Very good. I mean, meaning behind of that prasadam. Our life also should be so sweet and happiness. Bitter. Life is mixture of bitter, so bitter experience, good experience, all experiences will happen, right? Mm. Same like that. Okay. Ayun, yung pinakita kanina ng Papa, yung prasadam na yon, yung prasadam kumbaga sa atin is sa tawag nito, kumbaga sa mga Kristiyanos yung ostias natin. So, sa kanila tawag nito prasadam. So, yung meaning behind that prasadam, guys, parang, alam niyo yung lasa ng, yung lasa kasi nung bulaklak ng dahon, bulaklak ng mangga, and parang siyang medyo maasim-asim na mapait-pait, tapos dinagdagan lang nila ng sugar. So, yung sugar, parang yun yung
nagre-represent ng masayang buhay. Tapos yung maasim-asim, yan yung may asim ka po siguro. Charot lang. Ayan, kung yung maasim-asim yung siguro, medyo medyo sad siguro yun. Yung mapait, medyo mapait-pait minsan ang buhay. So, yun yung parang nagre-represent. So, yan yung pinakamay na prasada nila tuwing Ugali Festival. So, yan na kaninang umaga yung kinabit ni Papa. Mag-start na lang po dyan si Papa. Banana! What is that, Anika? Banana! Ay, it's a banana! Inuubo kami! Inuubo kami doon sa may nasunog na chili, Diyos mi! Anika! Takot si Anika. Takot si Anika dyan sa may. Later mabarala ka. Coconut. What is that? Banana. So ito yung pinakamay nila. Ito harati na ito ba? Harati. Namaste. So, you do take from here. Huh? Aba, aba, look at her. Aba. Ay, naku, pasaway ka. Cool. Aba. Coconut water. Wow. So, binuos lang kasi ni Papa sa akin. Hindi ako pwede humawak. Wakain na kami. Mga gutom na. Good evening sa inyo. Gabi na. Actually, alas 7 na ng gabi. Pero hindi ko masyadong ramdam dito na alas 7 dahil yung araw dito pag summer ay medyo late nang lumubog. Kaya nagugulat na lang ako. Akala ko alas 6 yung pala alas 7 na. Mostly kasi niyan pag alas 7 na tsaka palang talagang dumidilim dito. So, nakita niyo naman yung vlog ko nung ugali. Eh, medyo magulo dahil sa Anika iyak ng iyak. Dahil nga, marahil siguro gutom na rin. Dahil nga, hindi ako masyadong nakapaghanda o nakapaghanda ng kakainin namin. Dahil ang sama-sama ng pakiramdam ko. So, si Papa, sabi niya, mag-order na lang daw sa labas. What are you talking? Are you working? Yes, Papa working. Huh? Papa working. She's saying, Papa working. So, do you want to work as well? Huh? Mabuti na lang kamo, meron akong kulit. Hindi ko na lang talaga alam, guys, kung anong gagawin ko dito? Sobrang boring. Wala akong kausap dito. Alam niyo naman si Papa, laging... No, baby. No. Laging busy sa trabaho yun. Wala talagang oras sa akin. So, sa mga manonood ko, kung pala, pasensya na po kayo kung lagi nasa bahay ang ating vlog. Kung naboboring kayo, pasensya na po. So, nakikita niyo naman, medyo
kinakwelahan ko na lang pagbablog para hindi kayo maboring dahil ko ako lang talaga boring na ako dito sa bahay na to. So, gusto ko na talaga umuwi sa Pinas, parang feeling ko ako lang dito minsan mag-isa. Kasi nga, ayun nga, si Papa lagi sa trabaho, wala namang akong kausap. Si Anika lang, para kami minsan naglulokohan mag-ina. What are you singing? Ako, Anika, kulit ka nga. So, nag-start nga pala ako ng vlog ko, quarantine edition na talaga. Parang gusto ko na yung magpasalamat kay Maring Jessica Soho, ah. Kung hindi dahil kay Maring Jessica, baka hindi ako nagbablog ngayon. Baka, yun ngayon, medyo depressed siguro ako dito dahil nga, eto, wala, ako lang mag-isa, tapos si Anika. Anika, mahulog ka! Mahulog ka nga, danger na to, danger! Slide? Oo, danger! Slide. Oh, come here, slide na, slide down. Kita niyo mag-inaman, Anika. Nga pala to, guys. Itong higaan na to, ibibigay namin to dahil medyo marupok na siya. Parang ako lang marupok. Ayan, ibibigay na namin siya sa iba. Kasi at the same time, delikado rin kay Anika. Kita niyo naman kung gaano kakulit tong batak to. Slide down. Be careful! Ay, naku, Anika. Kung di, mara... Ay, saan na nga ba tayo to? Ay, naku, si kulit. And kung di dahil kay Maring Jessica, baka hindi ako nag-vlog. Dahil nga, may napanood akong episode sa kanya. Yung kay Makimoto ba yun? Oo, yung vlogger. Yan. Kung di dahil kay Maring Jessica, baka hindi talaga ako nag-vlog. So, I'm really happy rin na kahit papaano dito sa vlog na to, parang... na-share ko sa inyo, parang may kausap na rin ako, doon na, sa ngayon yan, camera ko lang kausap ko. Pero pag na-upload na to, parang feeling ko may kausap na talaga ako, ayan. So, dito ko lang dinadaan sa vlog ko guys, yung numbay ko dito, yung lungkot ko dito. Napakahirap. Lalo yung feeling mo, yung asawa mo, yan, lagi pang busy, pang wala nga time sa'yo. So, yan, dalawa na lang kami ni Anika. Dalawa na lang kami ni Anika nagmamahalan dito. Anika, right? Say yes, mama. Mama. Oh, di ba? So, lumabas nga pala si Papa dahil Ramadan na. So, every Ramadan dito, meron silang special ng mga Muslim. Yung tinatawag ang Halim. Oo, yan. Nung first time kong natikman yan is pinagbubuntis ko pa si Anika noon. So, hindi ko talaga feel yung lasa kasi nga hindi mo malasahan yung mutton. Hindi ko malasahan yung moton dahil nga, di ba, alam niyo naman pagbuntis, iba ang panlasa. Pagkapanganak ko kay Anika, doon ko na lang na medyo na-appreciate yung lasa ng halim. So, bumili nun si Papa. Magdadala siya nun. At the same time, at nagpa-process nga pa rin pala ako ng aking extension visa. So, actually, over 1 week na yung requirements na yun na kailangan ko i-resubmit. Yung affidavit, kailangan yun. So, ang inaalala ko lang, baka i-cancel nila yung application ko. Magbayad na naman ako ng extra penalty yata yun. Oo, penalty. Nihintay ko na lang si Papa at titikman natin mama yung halim. Ito na yung halim. Binili ni Papa. Dalawa pala binili niya. So, ayan. This is made of mutton. O yung meat ng kambing. Spicy. I forgot to the taste of this one is because it's been a year, right? So you have to mix this two one. And a half years. 2 and a half years ago we had. 2 years ago. Ah, I guess last year we had. Last year, Corona. Ah, yeah, right. What's the taste? Just squeeze it, woman. So, Papa squeezed some lemon already. See the looks, guys. Oh, what is that, Anika? She brushing her teeth. I forgot to taste it. Oh, nga pala, guys. Last year nga pala is Corona, so hindi kami nakakain ito. How many hours did they cook this one? 7 hours. 7 hours. Para lang maging ganito, oh. Ayan. 7 to 6 hours. Mama! 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 Tunda! Mama!
Punta. Dam. Punta. Dam, punta. Masarap siya, guys. So, yung una, parang hindi mo alam. Yung texture niya is, parang, sagit lang. Yung texture niya, parang kumakain ka ng napakalambot na, hindi ko masabi, parang, parang gooey ba yun? Hindi. Alam, parang yung nadurog na parang, hindi ko masabi, hindi ko ma-explain. Kasi nga, eto, tingnan nyo nga, oh, yung texture niya, oh. Ayan. So, itong special dito during Ramadan. At first talaga, hindi ko talaga gusto yung lasa nito, pero ngayon, gustong-gusto ko na. This is not creamy, right? Creamy yung lasa niya. Pistachios. But the pistachios is very fragrant. That's it for today's video, guys. So hopefully naman enjoy nyo. At maraming salamat naman kung na-enjoy nyo. At sa mga hindi pa nga pala nakasubscribe, so please don't forget to hesitate to subscribe and hit notification bell na rin po para updated po tayo sa mga panibago kong videos. Wala pa pa sa inyo, medyo inaantok na ako. Nga pala, bago nga po pala natin isara itong vlog na to, so gusto ko lang po ipalam sa ating mga manonood, sa mga gusto pong humingi ng payo, sa mga Filipino-Indian couple dyan. So maaari nyo rin pong i-message si Ate Lagoa. So ilalagay ko lang sa comment section yung kanyang channel link. At kung gusto nyo rin po matanggal lang inyong mga lumbay, ayan, so may isa rin vlogger na Filipino-Indian na may pagka-joker rin, ayan, si Ate Marchie Diary, so check out their channels, guys, so ilalagay na lang niya sa may comment section box. So that's it for today, guys, so maraming salamat po sa ating mga manonood na patuloy na sumusuport at nanonood po sa ating mga videos. So maraming salamat sa inyo, good night, be safe, be healthy, be happy. Be sleepy. So good night sa inyo, guys. Maraming salamat. Paalam.